and fathers of our flesh, resurrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits? Amen. Sabay-sabay. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo po, Lord. Matuto kami dito, Lord. Ma-apply namin sa aming sa sarili, Panginoon. Mga bata, Lord, kontrolin niyo po, Lord, sila. At makinig po ang bautisa. Makinabang kami, Lord, sa atin na meron kami yun, hapon. So, kayo pong malalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay. Makinig, mga bata, ewan ko, naintindihan niyo yung binasa natin. Pagpapalo yun. So, yung paluin. Sino pinapalo ka ba sa inyo? Gano'ng kalakas? Sino pumapalo sa'yo? Mama. Mama. Ano pangalan nito, mama mo? Ha? Edeline? Natapos ko yun. Anyway, so natapos po tayo last time sa Hebrews 11, naka-apat na linggo tayo. Kasi nga, napakaganda ng message doon dahil napakaganda ng mga characters, mga men of faith. Alam niyo na, mga bata, yung faith, manampalataya, ibig sabihin, maniwala, nagtitiwala sa Diyos. Okay? Yung iba sa inyo, actually, kaya lang naman kayo dito kasi, ba't kayo dito? Hindi ko alam, di ba? Kaya habang lumalaki kayo, namimili na kayo rin. Di ba? Pag ayaw nyo dyan, ayaw nyo. Pag gusto nyo, gusto nyo. So, bakit kayo nasa church at sumusunod sa Diyos? Dahil dapat nagtitiwala kayo sa Diyos. Amen? Andaan nyo yun. That is what the church is all about. Hindi tayo nagkukulitan dito. Hindi tayo nagpapakyut. Hindi tayo nanggugulo dito. Hindi tayo naglalaro. Amen? So, huwag kayo pupunta sa church kung laro ang iniisip nyo. Diba? And bakit kayo nasa church? Ito yan. Nakita mo na. Makinig. Para makinig at matuto. Hindi para magsiyar na magsiyar. Ha? So, yun yun. So, nakita natin example ninyo. Si Noah. Sino naalala nyo? Si Abel. Si Moses. Siyempre, matagal siya. Si Abraham. Si Sarah. Si Barak. Pag-iwalayin nyo na lang. Pag-iwalayin nyo. Dito ka na lang, Maddy. Maddy. Dito ka na lang. Late-late mo pa eh. Dito ka, Maddy. Dika, Maddy. Bilis-bilis. Pakialalain na lang. Okay. So, kaya ngayon, mag-umpisa tayo dito. Sabi dito, wherefore seeing, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. So, ngayon ay maulan, di ba? Alam nyo ba yung clouds? Ano yung sabihin ng clouds? Ayun yung nagagalingan ng ulan. Nandun yung parang hindi mo siya makita. May bilang nyo ba yung clouds? Ilan ang clouds? Hindi mo man basta parang basta marami. Hindi mo mabilang. Pero hindi mo rin matukoy. Pero dyan siya, alam mo. Kaya sinasabi dito, nakikita natin ngayon. Kasi sabi natin, hindi ko naman kailangan si Abraham eh. Nakasulat lang sa libro yan. Pero, ang dami rin patutuo about them. Si Kano, kahit saan eh. Huwag mo nang ano yung bata. Dito ka na lang, Kano. Tagal mo na dito, ang kulit mo pa rin eh. Dito ka na, dito ka na. Lagi na lang ikaw yung laman ng message. Misa, tinitingnan ko si Kino na naman. Record pa naman tayo. Paglaki mo, mahihiya ka. O, dito ka na daw, dito ka na, tinatawag ka. Ayaw talaga. Okay, mainig na. Subukan nyo lang, isang oras lang naman to eh. Si Renalyn nga, nakakapagtsaga eh. At least di makulit. Sino yung sabi nun?
Okay, so sabi dito, dahil marami tayong witness, pag sinabing witness, ang dami nagsasabi sa'yo, katulad niya, naalala ko tuloy. Sino dito yung lagi pinapagalitan? Lagi. Lahat ng bata kasi kayo, di ba? So, pag alam nyo na mas maraming nagagalit sa'yo, ito, gawin mo to, ito, mag-aaral ka. Lagi sinasabi sa'yo, di ba? Ito, sabihin naman, huwag mong gawin yan. Anong gagawin mo ngayon? Kukontrahin mo ba yun? Kung matino kang bata, ay, huwag ko daw gawin to, masama siguro yun. Ito, gawin ko daw, ito yung mabuti. So, ngayon to kasi medyo malalim kasi ito ay sa mga Kristiyano nang hindi na katulad ng mga bata, katulad na namin yan, mga malalaki na kami. Okay, kaya ang pinaka-title po nito is dito, is Run with Patience. Okay, meron tayo dating, ano, di ba, Dare to Run. Pag sinabing run ngayon sa Bible, ano yun? Yung walk with God, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, lumalakad ka according sa ano ng Diyos, di ba? Gusto ng Diyos. Ano yung run? Kung yung lakad is gumalakad ka, nakalala, nag-church ka, nag-pray ka, di ba? Ibig sabihin nun, nagbabasa ka ng Bible, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Yun yung sabihin, ano yung run? Ha? Anong matindi pag run sa lakad? Anong mas matindi doon? Ano nakakapagod? Takbo. Pero mas marami kang matatating, mabilis. Okay? So, pero minsan, ang basic kasi yung lakad. Okay? So, kasi sabi dito is paglilingkod. At hindi lang basta paglilingkod, yung matinding paglilingkod. Okay, hindi petix-petix lang. Katulad yan, mag-church ka nga, minsan-minsan lang. Lumalakad naman ako, pastor, eh. Sa kalooban ng Diyos. Oo, pero hindi takbo. Okay? Ngayon, ang napansin ko, ano nyo rin, habang nasa memory ko pa ngayon, kailangan natin madalas dito yung nag-a-assist. Kailangan habang lumadami tayo, kailangan yan. Okay, mga kuya-kuya, ate-ate, okay? The more na mag-mature na kayo, alam mo naman, nakikita, nakakagulo to, magulo dito. Anong gagawin mo? Umalalay ka na, di ba? Ngayon, sabi ko sa inyo, huwag din kayo maingay. Baka sisita kayo, di mas maingay ka pa sa inaano mo. Ano pa? Yan, pag may magulo dito, baka may nagdumi dyan. Okay? Yung sinasabi dito, huwag lagi mag-CR, huwag maingay. Ano pa? Dahan-dahan lang, pag sakay na sasakyan. Ikaw na dapat yung, habang nagmamature ka, ikaw na rin nagsasabi kasi narinig mo na yung madalas kay Amean, kay Kuya, kay Ate, di ba? So yun ang kailangan natin sa church ngayon. Kasi ang hirap nung si Pastor lahat, di ba? Tatanda ako bigla, gusto nyo? So kaya, yeah, sinasabi ko sa iba, yes, ito iba nakakalalay na eh. Kaya yun. So ngayon, sinasabi sa atin, marami pala tayong witness, eh di gawin na natin yung dapat natin gawin, amen? Nakita na natin si Noah, si Abraham, ginawa nila yung kalooban ng Diyos. Tapos binibida dito, binida sa Bible. Sinong gagayain mo? Yung mga kalaban ng Diyos. Kaya ang mahirap sa atin ngayon kasi madalas nakikita natin sa kung saan tayo, sa TV, sa Facebook. Kung sinong bida doon, yun ang nakikita mo madalas, yun ang gagayain mo, di ba? Kaya ngayon, yung mga bata pa ng mga pastor, kaya nga, i-balance yun, lagi kayo dapat sa church. Di ba? Doon nga sa ano, mga sa banda doon. So, sinong gagayain mo kino? Yung mga kulit? Nakakita mo ang loko-loko dyan? Gagayain mo yun? O, sige, gagayain mo, ha? Gagayain mo? Yun nga, nakikita ko sa'yo, eh. Gusto mo, ganun. Huwag niyong gagayain yung ganun. Amen? Mapahama kaya pag laki-laki mo. Yan, may kilala tayo dito. Kaya, maliit pa lang naman yan, eh. So, kaya ang gawin natin yung mabuti, hindi yung masama. Labanan yan, mga bata. Kaya sabi sa'yo, ito, dinadala kayo dito sa church, yung mga ate nyo, mamean. Kasi agawan yan eh. Inaagaw namin kayo sa kalaban. Okay, sa halip na sa Negev, yung TikTok, ano pa, puro jowa-jowa, kanina lang, narinig ko na naman sa sakyan, mga bata pa to. Sino pa itong mga sakay ko? Mga usapan, puro jowa-jowa. Alam nyo na ba yun? Alam nyo na yun in a way, pero in a way, hindi. Kaya inuunahan namin kayo, pinapalitan namin yung laman ng utak nyo. Diba? Kasi pag dyan kayo na sana,
napahama kayo. Anyway, kaya sabi naman dito, yung mga naglilingkod ka na sa Diyos, tumakbo ka na ng maayos, eh, ang dami mo namang, ano eh, hindi ka naman mag-isa, di ba? Ano kayang gagawin ko? Hindi, pwede mo nalang tingnan yung ginawa ng mga lingkod ng Diyos. At dahil yun ang ginawa ng lingkod ng Diyos, ayun ang gawin mo. Yan yung sabi niya, at ang dami nila, hindi sila konti. Hindi ka magkukulang. Sinong gusto mong hero? Mamili ka. Ilan ang kilala mong Bible character? Diba? Ang dami niyan. Si may babae, may lalaki, karamihan, lalaki. Hindi ka magkukulang. Alamin mo lang yung buhay nila. Matututo ka na. Okay? And sabi dito, let us lay aside every weight. So, ano naman yung lay aside every weight? Sino dito nag-weights? Wala naman siguro, di ba? Bata pa kayo eh. So, sino dito ang, kunwari, gusto nyo, maglalaro kayo, tapos maglalagay kayo ng mabigat na bag. Maglalaro kayo. Gusto nyo ba yun? Unless nag-bodybuilding kayo. Pero ayaw nyo yun, di ba? Gusto nyo, makomportabing damit, di ba? So, alam nyo daw, yung kasalanan natin sa lakad Kristiyano, ayan ang problema natin, yung nakakabagal sa atin. Pag nagkakasala ka na naman, di ka nagbasa na naman ng Bible, nag-ingay ka na naman dyan, di ka na naman nakinig, eh sinasabi na nga yung salita ng Diyos dito, anong mangyari sa'yo? Babagal ka sa pag sunod mo sa Diyos. Ganun mangyayari sa'yo. Kaya ito, hapansin ko sa inyo, iba sa inyo, wala na dito, di ba? Ito naman itong mga makulit, wala itong mararating. Sinasabi ko nga sa inyo, sa amin, sa church, sa tagal na yan. Yung mga kilala ko dyan, mga mapoma, maingay. Ano mo nang nangyayari sa kanya? Tanungin niyo ako. Kahit yung mga classmate namin dati, asal ako doon sa isa kanya, pero hindi ko na pinagbigyan kasi nga alam ko ganun yung ano eh. Talagang masama ang ugali. Pinagbigyan ko nila kung ano nung pinagsasabi sa amin. Tagal namin din nakita, tapos nagkasabihan ako ng kung ano-ano. Kasi nga, umpisa pa lang, bata pa lang, hindi na na-disiplina. So, ganun ang mangyayari. Kaya sabi dito, yung mga matalino ngayon, sino matalino dito? Taas ang kamay. Yung matalino. Yung gusto maging matalino, sino? Okay, tanyo, ayaw pa rin ng iba, di ba? Mahuhuli talaga yan. Kung hindi ka matalino ngayon, gusto mo maging matalino, di ba? Anong gagawin mo para gusto mo makapaspas ng takbo? Eh, meron ka dalang bag. Anong gagawin mo sa bag? Dadagdagan mo pa ng bato. Ganun ba yun? Ano, alisin mo muna. Di ba? Gusto mong tumakbo. Gusto mong maglingkod sa Diyos. Eh, meron kasalanan. Bibit-bitin mo yung kasalanan. Kaya ko to, basto. Yabang mo. Yung iba sa atin, ganun. Daming ganun. Mayabang. Kaya sinasabi ko sa inyo, sana marintindihan nyo. Tapos maalala nyo yung sinasabi ni Pastor dito. Mali pala ako. Dapat pala hindi ako mayabang. Dapat pala bilang bata, nakikinig ako sa tama. Amen? Amen. Yun yun. Kaya, saan yung sinasabi ng Bible? Alisin mo yan. At yan daw sabi dyan, that's in the sin which that so easily beset us. Pag sinabing beset, ano yun? Para kang inaasar. Beset. Or kabaligtaran ng set. Alam niyo set, para kang in-establish. In-set. Pag sinabing beset, inaalis ka sa tamang kalagyan. Okay? So, alisin na natin yan. Basta paano, hindi naman ako eh. Yan nga, mahirap eh. May kilala ako. Misa, matatanda na. Alam nyo ginagawa? Kaya ang hirap din kausap minsan eh. Merong mga matanda na, ang gagawin naman, isisisi sa iba. Eh, basta ako, maayos naman eh. Alam mo, bata rin yung kausap mo eh. Eh, maayos naman ako, kaso siya kasi. Mag-asawa yan ha. Ako, maayos ako, pero... O kaya naman, magkapatid, nag-aaway. Sabihin, eh siya kasi. Totoo rin yung, pag may isa sa inyo, pareho kayong may kasalanan, ang hirap. Kaya ngayon, mag-mature kayo ng maaga. Amen? Mag-mature kayo. Ibig sabihin, alisin niyo yung kasalanan, kilalanin niyo yung Diyos, anong dapat kong gawin, Lord? Pag-pray mo. Makinig ka, kailangan, lagi namang kailangan. Kaya, sabi dito, and let us run the race. Yun na, tatakbo ka na ng may patience. Kasi hindi ibig sabihin, oh, alam ko na, pastor, alam ko na gagawin. Pray ako,
nag-Bible ako, nag-church ako, sige, basta gagawin ko yan. Ang problema naman sa iba, walang patience. Di ba gagawin? Gagawin mo yun ng isa, dalawang linggo, tatlong linggo, tinamad ka na, lalo yung basa ng Bible. Hirap yan. Yan, pupunta rin dito. Sinong lagi dito? Alam ko yun. Huwag yung taas yung mamay nyo. Ako nakakaalam nun. Tsaka si mamay yan. Kasi isang ano ko lang dito eh. Di ba? So magpasensya kayo yung sa pag-attend. Minsan mahirap yan. Tinatanong ko kayo lagi. Pag nawala si Openg, tinatanong ko, ba't wala na naman si Openg? Di ba? Lahat kayo. Inaalala ko kayo. Kasi hindi kayo lalago nang wala kayong lakad sa Diyos. Dito especially pagtakbo, okay? So may patience yan, hindi yan basta-basta. Eh, nakakatamad eh. Normal yun, lahat ng ano, trabaho, may time na nakakapagod. Diba? Katulad ngayon, nakakapagod magsita, diba? Magsisitahin nyo na naman ako. Sino ba si Levi ito, si JB? Hindi. Si? Anong pangalan talaga? Kaisel. At parang... Kanino kapatid siya? Ayun. Kaisel. Kaisel. Kaiser. Kaya pala makulit din eh. Okay. So yan, yeah, kaya pasensya tayo ha. Kino, nakukulitan ka ba sa kapatid mo? Ha? Wala nang pakialam talaga itong isang ito eh. Parehas sila makulit. Pero kung makulit yung kapatid mo, nakakasar, di ba? Huwag ka rin ganun. So kaya sabi dito, run with patience the race that's set before us. Ano yung sabihin na set before us? Yung mga tao, nakakinig nyo na ba siguro sa mga magulang nyo, no? Nakakapagod naman ang buhay. Yeah, parang sino sinisisi mo pag gano'n? Nakakapagod naman ano? Nakakapagod naman magsita. Di ba? Nakakapagod naman ganyan, di ba? Nakakapagod naman mag-aral ng module. Di ba? Lahat siya nakakapagod. Pero ang tanong, eh, maganda sa module na lang. Sino ba naglagay sa inyo ng module na yan? Ha? Sino? Teacher. Pero pag tama yan, tama teacher. Pero pag hindi kayo in-enroll ng magulang nyo, wala rin, di ba? So, magulang nyo, naglagay dyan. Pero, sino naglagay sa magulang nyo nun? Ba't kailangan ba mag-aral? Pwede bang puro laro na lang? Bakit hindi? Ang sarap maglaro, di ba? Mag-ingay. Ang naglagay daw niya sa according to the Bible is ang Diyos. Di ba? Pag nilagay ka ng Diyos dito sa lupa, kailangan mong kumain. Pwede ka bang kumain ng ano? Bibigay lang, hihingi ka lang, manghihingi ka lang. Eh, di ba yun? Kung merong maawa sa'yo, eh, paano kung wala? Diba? Ngayon kayo may magulang, kaya nga may magulang kayo, hindi nyo kailangan problemahin yung huwag kayong tingin ang tingin doon. Kaya may magulang kayo, sila yung nagtatrabaho para kayo, wala kayong problema, mag-aaral na lang kayo. Ano? Wala na kayong problema anong kakainin nyo, diba? Kasi ang nagtrabaho na yung magulang nyo. So, nag-set sa inyong challenge sa atin, yung mga magulang yung kayo, ha? So ngayon, bali lahat tayo sa Diyos. Okay? So kanino kayo magreklamo? Nasubukan nyo magreklamo sa magulang nyo? Hindi dapat. Pero minsan, nagreklamo rin kayo, di ba? O anong gagawin siya? Matutuwa ba yung magulang sa inyo? Siyempre, hindi. Gusto, ikaw na nga pinag-aaral eh. So gagawin ng ibang magulang, hahatawin ka na nun. Sige, ayaw mag-aaral. Huwag ka na mag-aaral. Yeah, dalas ganun yan eh. Kahit yung mga anak ko, kasi nga, nakakatamad minsan mag-aaral. Mahirap.
Meron kailangan gawin. Amen? Kaya bata pa kayo, sanayin nyo na yung sarili nyo na hindi nyo pwede sisihin yung module. Ano, module na to? Module. Papel lang yan eh. Inaaral mo lang yung module. Diba? Ang naglagay niyan, ba't ang daming kailangan aralin ng Diyos? Ngayon, kung tatamad-tamad ka, okay lang din naman yun. Bahala ka later, diba? Hindi din ikaw yung, hindi ka unlad. Tulad niya, makulit, hindi matututo. Bandang huli, magkakaroon ka rin lalo ng problema sa buhay mo. So, kaya sinasabi sa atin dito, maglingkod ka na sa Diyos, magsipag ka na. At ito yung lagi na sinasabi, very famous verse. Ito yung sinabi ng Diyos, ha? So, pag ikaw pagod ka na, matulad ngayon, kanina pa ako nagsisita, nakakapagod din, di ba? Kanino kaya ako titingin? Isipin, bakit ko ba ginagawa ito? Di ba? Kanino daw titingin, Jackie? Ayun, basahin. Ano sabi? Ano sabi? Pakibasa niyo, ready, go. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the Lord. Okay, so yan si Jesus. Ano ba si Jesus? Yung huling sinabi dyan, siya ay nasa trono na ng Diyos, di ba? Pero hindi agad-agad siya napunta doon. Napansin niyo ba anong ginawa niya? Siya ay nagkatawang tao. Inumpisahan niya. Pag sinabi author, sinulat, di ba? Inumpisahan niya at tinapos niya rin. Hindi yung iniyon, Lord, ano kayong gagawin namin pag ganito? Sa panahon namin, 2021, iba na ang ano ngayon, kaya huwag na, ihinto na natin ng church. Hindi naman sinabi ni Jesus kung anong gagawin natin. Andyan niya, tinapos niya. Sinimulan niya, tatapusin niya yan. Basta hanapin mo lang sa Bible. Of our faith, who for the joy that was set before him. Yan, katulad niya, module. Ba't niya gusto mag-module ngayon? Diba, ano yung ginagawa niya pag magulang niyo, pag tinatamad na kayo? Pag tinatamad kayo, anong ginagawa ng magulang niyo? Bem-bem. Ano sinasabi sa'yo? Matulog ka lang. Pwede rin. Magpagod ka na, diba? Eh, pagkagising mo, syempre eh. And dyan na naman yung module. Siyempre, hindi natulog. Hindi naman natapos siya. Tinulogan mo eh. Anong nga sabihin sa'yo magulang mo? Bem-bem. Magsipag ka. Bakit? Pag nakatapos ka. Ano? Kakaroon ka ng trabaho or ng business. Kakaroon ka ng pera, di ba? Tapos, magiging maayos ang buhay mo. Di ba? Hindi yung... Ano? Hindi mo alam kung saan ka titira. Yung mahirap minsan, di ba? Mga problema minsan. Di ako nalalahit, mga bata. Alam, kilala nyo ako. Bakit bata pa kayo, hindi kayo maramdamin, di ba? Gusto nyo ba yung pag bumabaha, hindi nyo alam kung saan ka titira? Gusto nyo ba ng ganon? Bem-bem? Mas ka na ko po. Gusto mo ba yun? Anong gusto mo, di ba? Maayos na? Bahay, siyempre, di ba? Anong pinbibili mo ng bahay? Ha? Hindi pwede nakawin yun, di ba? So, pera. Saan ka kukuha ng pera ngayon? Magkatrabaho. Sino magbibigay sa'yo ng pera? At ng trabaho? Siyempre, pag maayos ka. Ganun yan. Umiigo tayo dyan, mga bata. Kaya lagi sabihin sa inyo, magsipag, maayos, matino, kapagkakatiwalaan. Pag meron kayo yan, okay ka. Ngayon, si Jesus, ganun. May pinagkatiwala sa kanya, may kailangan siyang gawin. Huwag yan pa sino yung makulit. Eh, mga bata pa yun. So, kunwari, si Lorraine, kaya si Rose Ann, tapusin mo yung module. Pag natapos mo yun, ano mong gangyari sa'yo? Pwede ka na? Lumabas. May reward, di ba? Tama rin yun. Pero pag natapos mo pa yun hanggang college, mas mabuti kang bata, lalo mga babae, maayos kang babae, sino mga pangasawa mo? Loko-loko? Mga adik, sino ang pangasawa ng mga matinong babae? Ha? Open. Matinong lalaki din, di ba? Pag loko-loko ka, okay na to. Kasi loko-loko din ako. Lolokohin ka, lokohan na kayo. Ganun nangyayari, mga bata. Kaya, lalo na pag matino ka pang Kristiyano, lalaki ka, babae, whatever. Ano mangyayari sa'yo?
Mapapabuti ka. I mean, si Jesus daw ganun. Eh, pinakamatindi nga yung kay Jesus eh. Eh, buti nga tayo ngayon, yung Christianity, kahit na paano, kilala na yan eh. Eh, siya, sinisimulan niya pala ng time nila. Paano yun? Ang hirap nun. Ngayon, kaya ano nangyari kay Jesus daw? Siya'y naging masunuring anak. Ano yan sa kanya? Noong una, ginulpi siya, di ba? Pero bandang huli, dun siya sa trono ng Diyos. Sa kanan. Ibig sabihin, nasa magandang katayuan siya, mga bata. So, ganun kayo. Yun yung picture niyo yung sarili niyo. Kahit pa paano, yan, pag nakikita niyo si Brother James, ay sana, ganun. Pag laki ko, ganito ako, ginagalang ako ng asawa ko. Di ako minumura. Di ba? Nakita mo yung ganun? Mag-asawa, nagmumurahan. Walang galang. Ang pangit, di ba? Ano kaya ginawa ni Badjo? No, siyempre, binusog niya ng binusog si ma'am, di ba? Ganun lang yun. Pag laging busog yan, maamo sa'yo yan. Amen? Saan na ba ako? Halata ba? Okay. Yung gusto ko sabihin dito, ngayon si Jesus, saan siya nakatingin? Sa mangyayari sa kanya pag siya ay sumunod. So, ganun din daw tayo. Katulad ko ngayon, isipin nyo, sa palagay nyo si Pastor Ace, matyaga sa mga bata, palagay nyo lang. Hindi naman ako lumaki dyan, ano nga ako eh, parang ano ako eh, basta. Hindi ako nasanay dyan eh. Kaya pag ano lang, pipigil din ako, amen? Katulad ngayon na naman. Yan, pipigil na naman ako. So, bakit ko ginagawa ito ngayon? Ganun din, nakatingin ako sa future nyo. So, alam ko, iba dito, obviously, wala eh. Iba sa inyo, wawala na lang sa, ano, sabi nga na, fade away. Isang araw, di na natin makikita. Nasaan kaya si, ano, si example na lang natin, kunwari lang, si Chelsea. Pero mabait naman to kaya gagawin example. Kunwari lang, nasaan na ba si Chelsea? Ayun, wala na. Eh, asawa na, iniwanan ng asawa. Ang pangit ng ganun, di ba? Asa na may dating umaten dito, yung nagigitara pa si, ano, Isalin. Ayo, wala na. Yung iba sa inyo mawawala, pero yung iba, magpapatuloy at yung mga magpapatuloy sa Diyos, may inaasahan. Amen. Na magandang kalalagyan. Amen? So, katulad ng example ng Panginoong Jesus, kung siya, example siya, maganda yung hinatnan niya, eh, ganun din ang mga sunod sa kanya. Amen? Amen? Amen. Yun. So ngayon, yung mga sinabi ko, medyo, ano lang dito, tawag dito, dadagdagan pa natin dito. Sabi niya, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your mind. So, babalik tayo sa kanina, nangihina na ako. Eh, tingnan mo nga si Jesus eh. Siya nga yung pinakamatuwid, wala siyang kasalanan, tapos babayaran niya yung kasalanan ng hindi niya kasalanan. Mga loko-loko, mga kasalanan. Gusto niyo yun? Kunwari dito, ito mga nangyayari, katulad ng mga anak ko, lalo may mga maliit na kapatid, di ba? Kunwari si, yan, sila Charlene, saka si Charmaine, kunwari. Kunwari si Charlize, si Charmaine, sinabitan to, nasira yan. Sino sisisihin dyan? Sino sa palagay niyo? Eh di si Chelsea, di ba? So, siyempre, nakakasa rin. Ako na naman. Wala naman akong ginawang masama. Si Jesus, ganun na ganun. Amen? Wala siyang kasalanan. Tapos, bandang uli siya, yung pinako sa krus, namatay para sa'yo, sa impyerno. Anong ang hirap ng ganun. Kaya, pag naisip nyo, kahit yan, katulad yan, sa mga kapatid nyo, tiyagain nyo. Kapatid nyo yan, bandang uli, kayo magkakasama. Amen? Ganon din sa church, magkakapatid sa church. So habang sinatsaga pa ni pastor yan, tsagaan mo rin. Kung di mo kaya, at least huwag ka na lang manggulo, okay? Nari lang, si Jana, asar na kay... Ano na kaya? Kay Pamela, nari lang. Kasi si Pamela, ano kaya? Nari lang, ha? Nari si Pamela, ang ingay, o kaya maikli ang suot lagi. Ganon mga ganon. Dinaasar ka na, di ba? Kunwari. So, tiyagaan mo lang. Anong gagawin mo? Pag-try mo lang. Kung kaya mo sabihan, huwag mong, ano, yung sasabihan na parang di na siya makakabalik. Okay? I mean, gamitan mo ng wisdom.
Amen. So yan, tiisin natin yung bawat isa. Bandang muli, nakikita ko dito, hindi ko makilala sa inyo kung sino yung mananatili, gagamitin ng Diyos, paglaki nyo. Pero in a way, may nakikita ko na rin. Pero hindi ako sigurado. Si Justin, medyo maayos na nga ngayon eh. And maging mag-ano lang kayo, magkaibigan kayo dito sa church. Ha? Huwag sa kalokohan. Mapapatino kayo, titino kayo. Ito, mga lumalaki na rin itong mga to. Isama mo lagi sila. Amen? Dali nyo sila sa maayos, hindi sa alokohan. Ayan, so pag naglilingkod ka na sa Diyos, anytime na medyo nangihina ka, tumingin ka lang kay Jesus. Yung sinasabi dito eh. Kasi lahat yan, inano niya eh. Sabi dito, you have not resisted unto blood. Okay, parang sinasabi ni Paul dito, parang hirap na hirap ka na. Kunwari, si Ate Malu. Kunwari lang, di ko alam eh. Kunwari, si, di ba, inaano niya yung mga anak dito, di ba? Ang hirap naman. Sinasabi sa atin ng Hebrews, hindi pa nga mahirap yan eh. Sabi dito eh. Meron po mga tao na, yun yan, yung panahon ng mga Romans, pinapatay mga Kristiyano, mga pagpumunta niya sa church, nalaman, no, Kristiyano ka pala, papatay niyan. Ay, buti ko papatay ka na mabilis. Anong gagawin sa kanila? Tino-torture. Alam yung torture? Alam mo naman yung torture? Hindi nyo pa alam, ha? Mga bata, sabihin nyo. Para lang may idea kayo. Kasi wala kayong tinalakay namin dito. Ano bang ano yun? Yung tinalakay natin yung torture? Ang Catholic? Sa Catholicism, di ba? Yung mga Catholic, di nyo alam yan. Mga Kastila, mababasa nyo yan. Sana hindi alisin nyo sa curriculum. Anong ginawa ng mga Kastila sa mga Pilipino? Tinuruan ng Catholic, di ba? Yung mga hindi ayaw sa kanila, lalo sa Spain, pinapatay, hindi lang pinapatay ng mabilis, tinotorture. Sinabi tinotorture, ibigay ang example, ah, kunwari, si Aliyah, kunwari, kung hindi ako mabuting, kunwari, anak ko to, pag sinabi pinalo, hindi torture yun, ha? Pag pinalo lang, masakit yun, para lang matuto siya. Pero pag sinabi torture, anong gagawin doon? Hindi ko papakainin na isang linggo. Yun ang torture. O kaya, maingay, di ba? Akin ang dila mo. Ipiting ko ng ano, sa pison. Yun ang torture. So, hindi nga kayo, hindi nyo na nga naranasin yung sinasabi dito eh. Tapos hindi pa kayo naglilingkod. Parang takot pa kayo sa church. Ayun, tinatamad pa kayo. Yung iba, ganun ang naranasan. Si Paul, ilang beses na gulpi si Paul. Dalas. Kinakagalitan siya. Wala siyang ginagawang masama. Kinakagalitan siya. Talagang tinatarget siya. Hinahabol siya. Tapos, ayaw nyo dito. Lilipat siya. At doon na naman yung kalaban. Na sino pa? Ang dami na gulpe. Nakulong. So, ngayon, wala pang ganun eh. Hindi na kayo makapaglingkod. Kaya, sinasabi nyo, tumingin muna kayo sa Panginoon. Amen? Amen. Sinapit ng Panginoon eh. Talaga naman. Grabe. And sabi dito, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord. Tonight, and sabi ko sa pagpapalo, no? Nor faint when thou art rebuked of him. So, may mga makakaranasan kayo bilang Kristiyano na parang kayong pinapalo. Sino gusto mong pinapalo dito? Ikaw, Jasin, gusto mong pinapalo? Ikaw, Inigo. Wala naman sa ating gusto ng pinapalo, di ba? Pero minsan kailangan para matuto. Kasi pag, sakit, ay, masama siguro yung ginawa ko. Di ba? Yung mga bata kasi ganun eh. Ano yun, iba, napagalitan eh, salita lang yan. Hindi ko naman kayo pwedeng paluin kasi hindi ko kayo anak, di ba? So, sinasabi dito, pinapaalala sa atin, huwag kayong magtampo sa Diyos. Amen? Yung mga tatay nyo nga, wala pa nga tayo dito eh. Sabi dito, pakibasa nyo ngayon 6, ready, go. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Naalala nyo pa ba yung ibang bata dito? Pag pinalo kayo, anong sabihin nyo? Flame. Anong sabihin mo sa nanay mo pag pinalo ka? Isabi ko dati. Yun. Naalala pa, sino yun? Si Vince. So, maano to si Vince? Mabilis to, huwag lang makulit eh. Diba?
magtataka yun. Ha? Isa pa, gusto mo? Yung sabi ko lang dito, kasi sabi dito, kaya siya pinapalo ng Diyos, o yung mga anak mo na, kaya kayo pinapalo kasi mahal kayo. So, ganun din daw sa Diyos. So, salamat, andito si Irish, no? Bagay, mga bata pa kasi ito eh. Hindi pa siguro na naintindihan. Eh. So, bagay ito si Rain, naintindihan mo na yan, di ba? So, ang hirap nun, no? Lord, bakit mo kinuha yung aking mahal sa buhay? Ang hirap minsan intindihin yan. Alam nyo ba yung iba? Pag mali yung pananaw nila sa buhay, alam nyo ginagawa nila? Sa halip na lumapit sila sa Diyos, kung may kinuha lalo yung mga anak. Kung natin, nanay ka, kinuha yung anak mo. Sakit nun, lalo. Yung iba, nagiging atheist, nagiging loko-loko lalo. Pero sabi ng, sinasabi dito, kaya ka pinapalo, mahal ka, amen? Mahal ka ba ng Diyos pag namatay yung mahal mo sa buhay? Pag anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Kaya nga, dapat muna maging anak tayo ng Diyos, maligtas ka muna. Pag anak ka ng Diyos, siguradong mahal ka niya. Ngayon, pag pinalo ka, binigyan ka ng problema, ano na sabihin mo? Puy! Ba't mo binigyan? Gaganunin mo ba yung Diyos? Tapang mo. Pero hindi ka ubra. Amen? Kaya dapat, pag pinapalo ka, nalalo kang magpakumbaba, Lord, sorry po, mali ako. Kaya mo pinapalo dahil mahal mo ako. Pero yun, yun talaga eh. Now, inulit lang dito, kaya sinasabi, eh, mga tatay nyo nga eh, ganun din. Kaya sabi naman dito, kung ikaw hindi pinapalo, lalo kang matakot. Bakit? Kasi baka hindi ka anak ng Diyos. Tama ba yun? Kasi hindi ka pinapalo eh. Sino dito ang spoiled? Hindi pinapalo. May nabalitaan ako dito sa inyong iba, hindi daw pinapalo eh, kaya pala makulit. Di ba? Pag hindi ka pinapalo, tigas ulo mo, di ba? Okay lang pala eh, kahit ano eh. Hindi sanay. Kasi sabi dito, medyo ano yan, pag sinabing bastard, ibig sabihin, hindi anak, okay? Anak sa labas, parang ganun. Masakit yan. Kaya dapat daw, anong gusto mo? Yung hindi ka anak o anak ka pero pinapalo ka? Reg, anong gusto mo? Pinapalo ka pero anak ka talaga o hindi ka anak? Ha? Ha? Totoong anak, di ba? Pero pinapalo ka, okay lang kasi mahal ka nun. Ang daan niya yan. Pag mahal ka ng Diyos, papaluin ka niya. Bibigyan ka ng problema, pero aalalayan ka niya. Okay? So ito, inulit lang sinabi natin kanina, no? So yung mga, pansinin niyo yan, ha? Sabi niya, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us and we give them reverence. Yan ang tama. Okay, ganun din sa mga magulang ngayon. Huwag mong i-withhold yan. Parang gusto kong paluin kasi may ginawa siyang mali pero ayoko kasi mahal ko siya. Baka wag ganun. Okay, paluin mo. Okay, sabi dito, God, bibigyan ka niya ng galang. Sinong gusto ditong gagalangin ka ng anak mo? Siyempre, lahat tayo. Men, ngayon, pag kuya ka, hindi ka binigyan ng permisong mamalo ng kapatid mo maliit, huwag mo mapaluin, okay? So, magulang lang yan. Isumbong mo lang, okay? Katulad ni Ayeng, medyo malaki yung ano nito eh. Pagitan. Pinapalo mo ba yung kapatid mo? Ha? Hindi ka makahindi, no? Malaki naman yung ano nila eh. Pero basta binigyan ka ng permiso. Ano, talagang yung kamay, di ba? Hahawakan yung mainit, papaluin mo yung kamay, di ba? Pero wag lagi, sabihin mo sa magulang. Eh sabi dyan, maganda pag pinapalo daw, ginagalang tayo, lalo na daw sa Diyos, amen? Pag pinalo ka na Diyos, bigyan kang matinding problema at alam mo galing sa Diyos yun, lalo mo siyang galangin. Okay? Napatagalin yan. Ito, maganda. For they, makibasa kayo naman, ready, go. For they buried him for a few days, chastened us after their own pleasure, cut he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Okay, dalawang verse na lang tayo na. So, tapusin natin sa mga pagpapaluan. Eh, sabi dyan, pag ikaw daw ay pinapalo, yun daw ay para sa ating kapakinabangan. Okay, tingin lang dito.
that we might be partakers of His holiness. May sinabi holiness, ano yung holiness? Separate. Ibig sabihin, yung pagiging mabuti. Dahil pinapalo ka niya, sinasabi sa iyo yung dapat, di ba? Ngayon, pag hindi pinapalo, yung bata, kahit ano na lang, sabi sa Bible, a child left to himself will cause his mother shame. Gusto niyo bang mahiyasin niyo yung magulang niyo? Bakit nahihiya yung magulang sa anak? Kinakahiya yung anak. Kasi, imagine nyo, nakulong. Anak mo, nakulong. Ibig sabihin, loko-loko yun, di ba? Yan, so, hayaan nyo paluin tayo ng Diyos pag kailangan at tayo mapapabuti. Last, sabi dito, now, no chastening from the present time seemeth to be joyous. Okay, walang ano, walang masakit na, walang masarap na pinapalo. Lahat yan masakit. Kasi sabi dito, i-prepare mo yung sarili mo. Diba? Nevertheless, afterward, ano kaya mangyayari dahil pinapalo ako, may bunga yan. Okay, anong bunga? Righteousness. Okay, magiging matuwid ka, magiging pasensyoso ka, magiging disiplinado ka. Okay? Mas maganda para sa iyon. Makikita mo, bakit kaya mas matino ako kumpara sa iba? Kasi ako pinalo, sila hindi. Ngayon, dito naman tayo sa mga hindi masyadong bata na, di ba? Sa, tapusin natin dito. So tayo, hindi na tayo pipilitin, di ba? Tulad ng church, mag-aral, mag-pray, alam ka namang pilitin ka mag-pray, di ba? Pangit naman. So sa mga, kasi laki na ni Salin, DM, yan, yan, buti, dito si Rain. So, hindi ka na kailangan sabihan lagi kasi malaki ka na eh. Sa bagay si Rain, hindi pa na-baptize, di ba? Pero ikaw, hindi ka na dapat sabihin, uy, huwag ka sinungaling. Sinungaling mo naman. Laki mo na, di ba? So, sana maintindihan natin yun. So, pag ikaw naman ay sumunod sa Diyos, hindi ka na kailangan paluin, eh, mas maganda yun. Mapapabuti ka. Amen? So, doon muna tayo, medyo... hindi na makapokus yung mga bata eh. So basta, gano'n lang mga bata ha. Patuloy lang kayo. Huwag kayong magagalit pag pinapagalitan kayo dahil mali kayo. Pag mali ka, pinatusahan ka, ano sabihin mo? Ano sabihin mo pag pinagalitan ka dahil mali ka? Ready, go! Hindi nyo pala alam eh. Ano sasabihin nyo pag pinagalitan ka, may mali ka talaga? Patulad niya, sinabi yan, uy, ang ingay mo! Anong gagawin mo? Sabi mo? Thank you. Okay, ganun naman, in-invite ka lagi sa church. Ano sasabihin mo? Gisinungaling ka, busy po ako eh. Ano? Gamingan. Kung pinagalitan kayo, katulad kanina, ipinahiya ako, di ba? Kasi nga, ang kulit eh. Di ba? Ito, madalas na ito dati, pero natututo na, di ba? Ganun lang naman yan, mga bata pa naman kayo. Huwag naman kayo magtanim ng sama ng loob. Amen? Amen. Ganun sa mga matanda, minsan masasakul din kayo. Okay? So, yun lang. Lagi tayong tumakbo, papunta sa kalooban ng Diyos. At with patience. Amen? At ako'y nawawalan ng patience. Hindi. Alay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa chapter, Lord. Hindi pa namin natapos, but I pray na ma-inspire kami, Lord, dahil una po, kayo po yung naghirap, kayo po yung tumapos na, inumpisaan nyo, sinulat nyo na, susunod na lang po kami, patulad ng mga mabuting bata, kami po yung maiging mabuting anak, kami po yung pagkapalain nyo, Panginoon. So, umasa po kami, especially sa mga marunong, mga matalino, hindi po kami takatingin sa iba na lagi silang pinapalo, lagi po silang pinapagsabihan, hindi kami maingit doon, bagkus, Lord, na i-desire namin yung much better na kalalagyan, Panginoon, na nandun yung katuwaan nyo po, Lord, sa amin. Pag kami sumusunod, kasiyahan nyo, Lord, at ipinakalam ko anong rewards na makaprepare para sa amin. Salamat po, Lord, sa mga tsatsaga sa amin, magulang, pastor, Panginoon, mga kaibigan namin, mga kapatid, na dala kami sa magandang kalagyan, Panginoon. I pray na appreciate po namin sila. At sumunod po, Lord, pag talagang mali kami, mga kaibigan, ganun din po, Lord, sa mga adults na rin po, Lord. May po'y sinabihan, alam naman namin, nagkalag sa inyong salita, nakalain niyan, sunod po kami. Hindi dahil kung anong
napagalitan kami ng mas mataas sa amin. Bata, bilang Kristiyanong sumakalugod sa inyong harapan, Panginoon, kami na rin po yung hahanap ng mga katuwiran niyo po, Panginoon, na dapat namin sundin. So I pray, ipamalalati. In Jesus' name we pray.